Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Sa video na ito, ituturo namin sa inyo paano po kayo mag-contribute o maghulog sa inyong MP2 savings account gamit ang credit card. Subaybayan po ninyo ang video na ito. Ang gagawin ko po ngayon ay magko-contribute po ako sa isa sa aking mga MP2 accounts na ginawa online gamit ang aking Visa credit card dito sa South Korea. Ito ay napakagandang option para sa lahat nating mga kababayan na nasa labas ng bansa. Gentle reminder lang po sapagkat kapag ang gagamitin ninyo ay credit card, mayroon po itong charge na 1.75% convenience fee. Buksan na po natin ang Google Chrome. At i-type po natin ang PagIBIG Fund. Ang unang lalabas po dyan ay PagIBIG Fund, www.pagibigfund.gov.ph. Yan po ang main website ng PagIBIG Fund. I-click po natin yan mga kaibigan. Ito po ang main page ng PagIBIG Fund. At diretso po tayo pupunta sa e-services. I-hover lang po ninyo ang inyong mouse sa e-services. Punta tayo sa other services. At i-click po natin ang online payment facility. Gamit po ang PagIBIG online payment facility, magagawa po nating i-check o mabi-verify kung ang MP2 savings account na ginawa natin online ay maaari na po nating hulugan. Ganito po ang gagawin natin mga kaibigan. Dito sa program type ay i-select lang po natin, i-click natin ang MP2 Savings Modified PagIBIG 2. At dahil ako ay nag-open ng aking MP2 Savings account bilang Overseas Filipino Worker o OFW, ay ilalagay ko dito sa membership category Overseas. I-click lang po ninyo yung pangalang Overseas. At dito sa Modified PagIBIG account, ilalagay po ninyo ang inyong MP2 account number. Tandaan po natin ang MP2 account number ay iba po sa P1 MID or Membership Identification Number. Input po ninyo ang number. Yan po ang aking Modified PagIBIG account na input ko na po. Yan po ay 12-digit number. Ngayon, i-click po natin ang Verify na nasa kanan. Kung inyo pong nakita mga kaibigan, naka-auto-populate po ang fields na member's name at modified PagIBIG 2 savings. At meron din pong nakalagay na mga amounts. Ang ibig sabihin po niyan mga kaibigan, itong MP2 account number na ito ay active under sa aking pangalan at maaari na po nating hulugan. Ngayon, ipapakita ko na po sa inyo kung paano po tayo makapaghulog sa ating MP2 savings account gamit ang credit card. Ngayon, i-select po natin ang program type MP2 Savings Modified. I-click po natin ang Overseas. At ilagay po natin ang Modified PagIBIG 2 account number. Ang gagawin ko po mga kaibigan, huhulugan ko po ang pinakahuling MP2 savings account na aking inopen noong January 6, 2020. Na-input ko na po ang 12-digit MP2 savings account number. I-click ko muna ang verify. Ayan, lumabas na po ang ilang mga detalye. Kaya ibig sabihin ay magpo-proceed na po ako. Ngunit, ang aking ihuhulog ay 1,000. Kung nakita po ninyo dyan, nakalagay ay 500 pesos sapagkat yun po ang nilagay ko sa enrollment form. Gaya ng sinabi namin, hindi nangangahulugan yan lang ang maaaring yung ihulog. Kaya ang gagawin ko ngayon for the sake of this video, 1,000 po ang aking ihuhulog. 1,000 pesos. Ngayon, dyan po sa period covered ay automatic na nakalagay ang month at saka year. Month is January hanggang December. Ngunit kung titingnan po ninyo ang year po mga kaibigan ay pataas na po ang year 2020 hanggang 2023. Ibig sabihin, hindi po kayo maaaring maghulog sa anumang month na natapos na. Kaya hindi ko na maaaring hulugan ang December 2019. Maaari lang kayo maghulog sa month na ito at sa mga susunod na buwan. Kaya dito sa period covered from ay ilalagay natin January 2020. Ang period covered duration ay 1 month. May mga nagtatanong sa amin, ano po ang ilalagay namin sa period covered duration?
duration. Sa period covered duration, maaari pong 1 month, 2 months, 3 months, 4 months, 5 months ang inyong ihuhulog. Subalit sa MP2 mga kaibigan, kung anong month po kayo naghulog, huwag po ninyong i-project ang inyong hulog sa susunod na mga buwan. Yan po ang aming advice. Sapagkat kapag ipoproject po ninyo ang inyong hulog sa susunod na buwan, ibig sabihin nun mga kaibigan, tutubo lang siya sa buwan na yon onwards. Kaya para ma-maximize ninyo ang dividends, kailangan kung anong month kayo naghulog, yun lang po, doon po ninyo ihulog lahat ang inyong MP2 contribution. Kaya ang gagawin natin, yung 1,000 na ihuhulog ko ay ihulog ko po siya lahat sa January 2020. Ang period covered duration ay 1 month. Period covered 2 ay January din 2020. Kaya ang kanyang convenience fee ay 17.5 pesos. Ngayon, nailagay na po natin ang amounts at ang period duration at automatic po ang convenience fee ay naka-auto-populate. Ang total amount na kailangan mong bayaran ay 1,017.5. Ngayon, kung gusto ninyo makareceive ng text message sa pamamagitan ng SMS, ay i-click lang po ninyo ito at piliin po ninyo ang prefix ng cellphone number ninyo sa Pilipinas at ilagay dito ang inyong cellphone number. Sapagkat wala po akong cellphone number, kaya i-a-untick ko po ito. Ngunit, I want to receive payment confirmation via email. Kaya i-click ko po ito mga kaibigan at ilalagay ko po ang aking email address. At ngayon narito na po ang code na ilalagay natin, yung CAPTCHA code. And i-click lang po ang I agree to the terms and conditions and click next. Dahil medyo matagal na po tayo, ay nagbigay uli siya ng CAPTCHA code. I-check lang natin kung tama pa rin ba ang ating mga information. Okay, tama pa rin. And then ilagay po natin uli ang CAPTCHA code. Click natin yung next. Very good. Nandito na po tayo mga kaibigan. I-verify lang po natin ang mga information kung tama po. Click lang po natin ang proceed mga kaibigan. Ngayon lalabas po ang credit/debit card details. Kaya i-input na po natin ang credit card details po natin. Una ay ang first name, last name, card number. Automatic po niya na-detect na yun ay isang Visa card. Expiry date in the format of month-month slash year-year, at ang CVV. Yan po ang last 3 digits na makikita po ninyo sa likod ng inyong credit card. Okay? Conveniently receive your receipts by email or SMS. So, ilagay po natin ang ating email uli. Okay, very good. Ngayon, dun po sa kanan ay nakalagay po dyan mga kaibigan, order summary. Okay? 1,017.50, sapagkat 1,000 pesos po ay papasok sa PagIBIG, 1,750 ay pupunta po yan sa merchant as convenience fee. Hindi po yan mapupunta sa PagIBIG. 1,000 lang po ang mapupunta sa PagIBIG. Ngayon ay i-click na po natin ang Pay Now doon sa baba. Dahil ito ay Korean credit card, so meron po tayo ditong verification gagawin ng credit card ko na issue dito sa South Korea. Iba-iba po ang verification process, depende po sa bansa kung saan ninyo kinuha ang inyong credit card. Okay, gamit ko ang cellphone, gagawin ko po ang verification process. So nakalagay dito, PagIBIG, Fund, HTMF, very good. Nag-proceed na po dito at kung titingnan nyo po yung screen natin mga kaibigan, payment successful, yes! That means nakapag-contribute na po tayo sa ating MP2 savings account gamit ang credit card. Nakita po niyo dyan, yan po ang resibo ninyo. May transaction number, payment date, at using your Visa card, total is 1,017.50. Ilagay po natin dito ang email address mga kaibigan para i-email sa atin ang ating resibo. Receipt sent to the email address na nilagay po ninyo dyan. Ngayon, i-check po natin ang ating email kung may lumabas po o may nagpadala sa atin ng resibo sa ating ginawang contribution sa ating MP2 savings account. Ayan, may dumating po galing sa PagIBIG. I-check po natin yan. There you go. Nilagay po dyan that your payment was successful with the MP2 modified PagIBIG with merchant reference number, blah, blah, blah. Kaya successful na po mga kaibigan ang ating contribution na ginawa using credit card. Kung may mga katanungan po kayo, leave us your comments and questions in the comment section below. And please don't forget to subscribe to our channel. Hanggang sa susunod, ako po si Farmin Valdon. Maraming salamat po.